Sara and Capitana Sisa. Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Pwede sasabihin. Energy! Yan! At syempre, sarap pa rin po ng mga nakatutok sa atin. Ayan, kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po ang inyong Tita Cora. At ano pa rin ang baklita sa woo-woo-woo! Hi po sa inyong lahat. Excited na ba kayong mag-uwi ng papremyo mula sa Bingo Plus? Nako, eto na! Ipasok na natin si Bing Bing! Hangga! Bingo Plus! Bingo Panalo! Panalo! Nako, eto na naman ang pinakahihintay ng lahat. Ang pinakaabangan na pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Eto na, atin ang halukayin ang mahiwagang fishbowl para magbigay ng maswerteng numero para sa araw na ito sa programang Baklitas na dapat lang ninyong tandaan para kayo ay makapag-uwi ng 500 pesos mula sa Bingo Plus. Oo, naku mare ah. Kagaya ng pinapakita natin sa ating mga screen, sa mga nanonood sa atin via Facebook Live. Ayan, nakikita natin ang ating Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo na kasalukuyang nagsasanay na mare. Correct. Para sa magiging laban niya sa Miss Universe pageant. Yes. Ang mahiwagang numero para sa programang Baklitas ay dapat ninyong tandaan to ah. Ayan. 35! Wala kayo bang pwedeng gawin kundi tandaan lamang ang numerong 35! Para sa programang Baklitas dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico kung saan may chance na kang manalo ng 500 pesos. Antayin nyo lang po ang kanyang hudyata kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Magpapaikot siya ng ruleta na nandun ang aming mga pagmumuka. Kung natapat sa programa... Kung sakaling matapad sa programang Baklitas, kailangan nyo lang masabi ang numerong 35. Yan, para makapag-uwi ka ng 500 pesos both on air and online. Correct. Well, in the meantime, yan po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! Ayan. Diba? Ang saya-saya-saya lang. Ay, Mari, napanood mo kagabi yung ano? Yung ano? Isa sa mga, si Miss Quezon. Yung kanyang Jezebel outfit. Ay, hindi. Diba? Ano? Yes, si Miss Cosmo. Hindi ako nakapanood kasi kahapon nandiyan po kami sa clinic ni Doc Nino Redil. May devotion day kami. In fairness, diba? No? Grabe yung outfit, ano? Talaga ba? Ang ganda. Pasabog. In fairness. Bonggang Pilipinas. Mukhang may laban na naman tayo sa Miss Cosmo. Laban Pinay! Correct. But anyway, Mari, batiin ko lang ang mga nanonood sa atin. Ayan, si Badong nakikinig sa atin ngayon. Hello! At saka may nakikinig sa atin na hindi ko maalala kung saan siya nakikinig. Correct. Pero nasa ibang bansa siya. Sorry mga day. Nakalimutan ko yung pangalan nyo. Nasabi ko sa inyo, ay message nyo ako bago kami umere. Hindi nagsi-message. Hello po sa inyong lahat sa mga nakikinig. At syempre sa mga taga car wash boys. Diyan sa may end Domingo. Hi. Tsaka batiin ko lang din, Mare, ha, ang ating mga tagapakinig na si Brian at si Mark. Kaya nakikinig sa ating nakatutok sa atin. Hello po. Ayan. At syempre yung Petron Station dyan sa may end Domingo. Hello po sa inyong lahat dyan. Ulitin lang natin. Pasalamatan natin si Tita Alice Balatbat. Correct. Lola Nenas, I love you so much, Tita Alice. Correct. Diba? For the sumptuous panceta. Diba? Meal with toasted siopaw. Ang sarap. I-try nyo yun, guys. Ang sarap pa ng toasted siopaw ng Lola Nenas. Correct. Kaya diba? Naman, Mare, eto na ang chika ko for today's video. Kakain din ang siopaw. Hindi, Mare. Ay. Pero usap-usapan ngayon sa social media ang gurong contestant ng noontime show na It's Showtime matapos niyang magkamali sa katanungan kung sino ang unang babaeng pangulo ng Pilipinas. OMG! Sa segment ng It's Showtime na throwback sa isa sa mga tinanong ng sa contestant na si
Tony. Oh. Ayan, ang tungkol sa unang babaeng niluklok bilang presidente ng Pilipinas. At dito na nga, Mari, pumasok ang kanyang kasagutan na pinataas ang kilay ng ilang mga netizen. Oo, bilang guro. Oo, bilang guro. At ito ay si Gloria Macapagal Arroyo di Umano. Pero ang tamang kasagutan dito, Mari, ay si Miss, ang dating Pangulong Cory Aquino. Corazon na siyang Aquino. Ina naman ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Oo, tama. Oo. Totoo, ngayon, tama. Mare, dito sa nangyaring ito, nanganak ng napakaraming komento. At nanay sa... din ni Chris Aquino. Yes. Nanganak ng napakaraming issue, Mare, lalo na ng mga sagota ng mga netizen. Pero isa sa unang nagkomento, Mare, ay ang kilalang impersonator. Comedian. Nitong si Chris Aquino na si Tetay. Correct. Kung saan nabanggit niya doon, Mare. Oo. Eto, Mare, sa aking pagkakaintindi lang, parang medyo sarcastic nga ang pagkakalatag niya ng kanyang komento na di umano itong contestant ay nag-masters pa sa Korea. Pero yung napakasimpleng sagot sa katanungan ay hindi niya masagot. Pero alam mo, Mare, may komento ako ukol dito. Sige, kasi tama naman siya sa ibang punto. Dahil si dating Pangulong Cory Aquino ay not legally elected. Kumbaga parang hindi siya, elected to be the president prior to the People Power Revolution from 1986. Oo. Diba? Ngayon, Mare, ang hindi ko lang maintindihan ay in general na naman ng mga netizen, lalo ng mga basher, ang mga teachers. Actually, kasi diba, may punto naman din. Kasi ang kaunahang babae, elected president, is Gloria Macapagal Arroyo. Pero pag sinabi kasi appointed to be president, si Corazon Aquino talaga siya, di ba? Corazon Cojuangco Aquino, ang former president naman natin. Kumbaga, hindi tayo makipagtalo dyan. Siguro sa aspeto na yan, Mare, di ba? Sabi mo nga na huwag nyo naman pupugin yung guro na ito na hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Mm-hmm. Unang-una, baka naman din nadala na rin ng kaba, tension. Dahil syempre, guro sila eh. Mm-hmm. Although sanay silang humarap sa mga bata, sa ganyan. Mm-hmm. Pero iba, Mare, pag nasa studio ka at may mga kamerang nakatutok sa'yo. Hindi, eto pa, Mare, may mga komento ang mga netizen na parang ang epal daw. Oh. Pala talak-talak daw, pala chika-chika daw, kahit na hindi naman chinichika. Tapos walay daw ang mga hirit. Ito lang ipaliwanag lang natin, may mga tao po na kapag sila ay kinakabahan, mas nagiging madaldal sila. Kamakailan lamang, Mare, pinag-usapan yung isa sa mga contestant ng Itbulaga. Kung saan, di ba, sa sobrang kaba niya, naglakad-lakad siya sa loob ng diba? Studio. Correct, di ba? Parang ganun din yun. Therapy yun. Alam ko, therapy segment. Yes. Na kung saan nakitaan naman ng magandang asal itong si Miles Ocampo at ang iba pang host ng Itbulaga. Correct. Dahil na-handle nila ito ng maayos. Inalalayan nila at diba, hindi nila diniscriminate habang may tumatawag. Diba? Pero ang nakakaloka lang dito, Mare, talagang ini-in-general naman ng mga ng mga netizen, lalo na ng mga basher, ng dating tagahanga yata nitong dating Pangulong Cory. Ng dating Pangulong Cory Aquino na bakit hindi mo kilala? Diba? Diba? May mga ganon. Hindi naman siguro sa hindi kilala. Hindi naman yun sa hindi kilala. Kung maganda doon lang siguro siya sa konteksto. Hindi sa pinagtatanggol natin yung mga guro. Pero kasi technically talaga naman at sa konteksto na kung saan pag-aaralan natin yan lahat. Diba? Na si Gloria Macapagal Arroyo was elected. Diba? Kasi nga naman dahil nga sa People Power Revolution lang, kaya na-appoint naman si Madam Corazon Cojuangco Aquino naman na maluklok bilang presidente kapalit ng yumaong alam naman natin na ama ng current president natin na si Bongbong Marcos, diba? Kaya yun naman yung mga aspeto na yun. Tingnan naman muna natin ganun. Correct. Huwag muna nating husgahan. Hindi yung tipong basta na alam nyo lang na tipong ganito, diba? Na nakakalok.
nag-masters ngayong tao eh. Oo. Ikaw ba, Mare, nag-masters ka rin? Oo naman, every day. I see to it, I master what I do, yes, what I read. Diba? Yung mga ganyan. Para alam natin kung anong gagawin. But sometimes, it's so tiring to masters. Kasi yes, right after nun, diba? After you master the book, alam mo yung reading, diba? Nakakaalam mo yun, ubus ng lakas. Nasa kamay mo talaga ang iyong kapalaran at ang inyong pagmamasters. Naman. Kasi kung wala kang kamay, diba? Paano mo ihahandle yung mga karunungan na pwede mong knowledge, tanggapin. Yes. Diba? You masters with yes, your hands. Not diba? With the feet. Yes. Ang hirap nun. Ang hirap. Diba? Yes. Paano mo naman ipapatong sa mga paa mo yung mga babasahin? Yes. Oh. Siyempre dito sa kamay. Woo! Naitawid. Love you. Alam nga naman yung patong mo lang sa iyong lap. Yes, ganun. No, you can't no. Just patong to your lap. Pangit na magbasa. Lapat kung ikaw ay nagmamaster na nakayukula. Oo. Dapat eye level. Ganun. Yes, nakaganun. Kaya diba, minsan. Kaya minsan kailangan, you have to lie down. Oo. Diba? When you master. Pero ang layo niya mag-master sa Korea talaga. Ay, mali mo naman, minaster niya ang mga K-pop groups. Sa bagay. Oh, diba? Yung kultura ng, pero diba, ang dami kasi nagsasabi dito na hindi, ano? Diba? Kasi naungkat na naman yung ano dati, diba? Yung Majoha. Oo. Yung Gumbursa, yung sa PBB. Correct, diba? Diba? Totally. Kaya, lagi nilang pinag-uusapan daw yung mga mali-maling informasyon na lumalabas naman, na nanggagaling daw dun sa Kapamilya Channel. Huwag nyo din naman siraan yung channel. Correct, hindi ba? Dahil hindi naman nila kasalanan yun, lalo pat kung manggagaling sa iba-ibang mga tao. Hindi diba? Nila hawak ang kaisipan at pagsagot ng mga contestant. Alam mo, patunay lamang doon, alam mo kung bakit? Bakit? Dahil sa modernong panahon at pagbabago, diba, minsan nakakalimutan na natin yung full history natin sa pagbalik ng pagbabasa ng libro, sa pagsasaliksik sa yes. ating kasaysayan. Dahil nga, syempre, tayo ay nilalamon na ng modernong teknolohiya, pamumuhay, pagbabago sa ating mga buhay. Gawa ng, syempre, socialization. Ikaw ba, Mare, nilamon ka na rin? Oo, ang sarap. Kasi nga, Mare, kapag nilamon ka, Mare, ng teknolohiya, matututo ka, teki ka na. Oo, diba? Lahat magaan. Para diba? Sa lahat. But, bakit ikaw? Nilamon ako. Oo, diba? Oo. Ng teknolohiya. Oo. Diba? Talagang ang gaan. Sinakop, ang sarap. Ang sarap. Pipindot-pindutin ka lang. Oo. Ganun, diba? Yung hindi, I mean, ikaw ang pipindot dun sa mga sa mga machineries. Sa cellphone, diba? That's pinagaan nila eh. Kaya lang minsan, nakakalungkot isipin na yung mga traditional na pamamaraan, lalo pat pagdating sa karunungan, nakakalimutan natin. Kaya diba? Wag nating kakalimutang mag-master araw-araw na mga karunungan, lalo na sa ating history. At magpalamon. Correct, diba? Diba? Sa karunungan. Karunungan at teknolohiya. Kailangan balance ang buhay. Diba? Diba? Kaya dun sa ano, sarap ng feeling. Mm-mm. Kapag ikaw ay full of knowledge. Yes. Diba? But ano yung pinaka-importanting pwede mong i-share sa ating mga kababayan ngayon na pinag-uusapan ang mga nakaraan? Ang history. Pagdating sa masters, Mare, ano yung pwede mong i-share na pagmamaster at ng karunungan? Thank you for that wonderful question. I do believe that nowadays, our children faces struggles in terms of lacking of knowledge when it comes to our history due to the modern technology that they're using every day. Yeah. Diba? So go to the library and you will find the great history that you'll gain knowledge to it. That's so perfect. And, thank you. Oh, see? Don't ask me question. Alam mo, hindi ko ibabatayan no. Sa'yo. I need an interpreter. Let me call my interpreter. Come here. My interpreter. Yes, I have an interpreter. Sit here. My interpreter. I need an interpreter because there's a language barrier. You sit there. You wear the headset, my dear interpreter. Go. Diba? Ano nakakaloka? Okay, what's the question? What is the national fish of our country? And what kind of cook can you make out of it?
Hola, tumbala kama. Entrada mi barangay, to puerta. No puerta, pero sigi, rapido, birada. Todo, todo, descarga de reposado. Tingnan mo yung interpreter mo. Okay, interpret. Anong daw ang sinabi? Mm-hmm. Lumapit ka sa mic. Hello, hello. Oh, yung taray. So, our candidate, she said that her favorite... No! Oh. Okay, go. Uh-oh. Ba't ka nang inyalam sa interpreter mo? Ah, okay, okay. Oh, I'm sorry. Espanyola ka. Her favorite dish as of now is the Papa Ethan. Ay, bakit? No, no follow-up question! Oo, sige. This is not a game show. Okay, okay, okay. Go. Papa Ethan. Yeah, because Papa Ethan nowadays is very timely and relevant since our climate right now it's very cold. Parang ang araw naman sa labas. Parang ang araw naman sa labas, bakla. Very cold. Hindi ba parang sinabi niya doon sa kanya? Nilalamig siya! May PD siya! Hindi ba parang ang interpretasyon ko sa kanyang kasagutan that I am hungry. Ganon. Hindi ka nakikialam bilang contestant nasa likod ka niya. Iba parang yun ang pagkakasabi niya, I am hungry. Okay, thank you my dear interpreter. Hindi, dapat ano, Espanyola. Hindi mo siya kakausapin ng Ingles. Ano? Muchas gracias. Muchas gracias, leche plan. Go. Mercedes. Mercedes. Mercedes de braso. Hola. Vamos. Diba? Wala naman yung mga pangga. Ayan, paalam na tayo. Magpapaalam na kami to Dias level. Magpapatanggal ako ng puting buhok. Na-stress ako sa interpreter. Kamukha ni Ate Gay. Maraming salamat po sa lahat po ng umantabay. Muli po inanyayahan namin ang lahat. Mamaya po ang ating second part na episode para, alam mo yun, sa nakapanayan po namin na si Ms. Shamsi Sumso para sa aming podcast sa Baklitas. Of course, powered by Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Maantabayanan niyo po yan. Well, in the meantime, ako po muli si Kapitana Sisa. Ako naman po ang yung Tita Cora. And we are still same, pero iba! Tali-tali pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo.